Okay. So, ito ang bago nating project yun. Tinatawag natin itong word search puzzle. Ito ay para sa mga baby natin na makukulit sa bahay. So, uliyan natin sila ng kanilang mga assignment na sa tingin ko naman ay matutuwa sila. Okay, so ito yung hanapin natin na mga word dito. So, pag kinik ko yan, so ganito lang. So, hanapin natin yung baby. So, alam ko nandito kasi akong gumawa. Ayun. Yung doll. Yan dito. Yung right. Ayun lang dito. Halimbawa naman, ay nakapindot ka ng maling numero na letter, ay ganyan siya. Yan. So, yung hair, alam po yung nandyan, yung hair. Napindot na natin. So, yung shoe. Dito lang. Yung duck, na dito. So, kompleto natin yung anim. Ganun lang, pag napindot yung maling na letter, ay gaganyan siya. So, anyway, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganito. At, madali lang. Sundan nyo lang ang aking tutorial. So, ang i-prepare natin ay dalawang table. Ito, saka ito. And, tatlo pala pati yung pipiliin nating letters. Bali tatlo, dalawang table kasi ipapatong natin to dito para pag clinic mo yan magdi-disappear at mag-appear to at makikita nyo mamaya yung animation niya. Animation lang to, hindi ito ginamitan ng BBA. Okay, so tatlo, prepare natin to. So paano yan? First, insert new table. Punta tayo sa insert, makikita natin yung table dito. Tignan natin kung ilang kwan yan. So, mamili tayo kung ilang square yung gusto natin. So, ginawa ko ito 6x6. So, gagawa ko ng 6x6. 6 square sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 6 din sa pababa. 2, 3, 4, 5, 6. So, yun ang tinatawag na 6x6. And then, uncheck the header row and branded rows. Okay? Sa design pa rin tayo. Shading. Bali, palitan natin yung shade natin ng maganda. Yan. Kasi para gayahin natin to. So, hindi tayo sa design. I-select natin to para lumabas yung design sa taas. Okay. So, ngayon, layout. Itong layout nito para i-resize natin yung table natin. So, gawin natin 4x4. So, ganyan na siya. Pero itong mga squares na to, itong cells na ito, hindi pa rin mapapaghiwalay yan ng individual. Hindi kagaya dito na napapaghiwalay ko na sila. Yan, parang ganyan. So, dito hindi pa. Kasi ito ay tables na galing sa Microsoft PowerPoint. Hindi talaga mapaghiwalay yan. Pero, ang gagawin natin ay paghiwalayin natin. Paano? Alright, so select this table and then right click and then cut. Okay, and then paste natin special. Paste special. Select natin yung picture enhance meta file.
Okay. Yan. Okay. So, hindi pa ako maghiwala yan. Meron pa. Sa inyong keyboard, nakaselect pa rin yan ha, nakaselect pa rin yung table. Sa keyboard nyo, Ctrl-Shift-G. At may mag-appear dito. Sabi niya, this is an important feature, not a group. So, do you want to convert it as Microsoft Drawing Object? Okay, click yes. So, naging drawing object na siya. So, hindi pa rin napag-iwala yan. So, kailangan natin ng right-click ulit, group, at ungroup. So, nag-ungroup na sila. Ibig sabihin, may hiwalay na yan. 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 Okay? Pero hindi pa rin dyan natatapos. Lagyan natin sa gilid. So, mamaya duplicate natin yan. So, naselect natin lahat. Pupunta tayo sa Pupunta tayo sa Shape Outline. Select no outline. Pupunta tayo sa Way ng lines. Outline. Lakihan natin ng ganito. Tapos yung kulay. Gawin natin yung medyo dark. So, mas lakihan na pa natin yung weight niya. So, tama na to. Ngayon, tingnan nyo ito, napipindot natin yung lines. Hindi ito to yung outline niya, pero ibang lines to. Para makita natin yan, kailangan natin tanggalin yon. Kasi nakikita nyo, yun o. Pag tinanggal nyo yan, nakikita nyo ito. Dapat hindi yan makikita. Okay, so tanggalin natin yon. Punta tayo sa select. Selection pane. Nakikita nyo dito yung auto shape. Auto shape. Ayan. Yung auto shape na to. Then, pindutin nyo lang yung delete. Ayan, na-delete na siya. Tapos, itong mga tone lines, lahat ng lines, select natin, delete. Pwede natin select lahat. Pindutin nyo yung isang line dyan. Tapos, control yung sa keyboard nyo. Pindutin nyo yung sabay control, sabay pindot yung control. Tapos, select yung mga lines. So, lahat ng mga lines ay wala na. Okay, wala na yung lines. Then, click the press the delete on your keyboard. Yun. Ayun, tingnan natin kung meron pa. Wala na. Wala na yung mga harang-harang na lines dyan. Okay? So, next natin, select natin na naman to, design natin yung shape natin, yung squares natin. So, punta tayo sa shapes, shape FX. Punta tayo sa bevel. Tignan natin yung kursonada natin na shape. May 3D option pa tayo dito, pero mas malalim na yan. Dito muna ituro ko sa inyo. So, ito yung napili ko. Next natin ay put letters in each square. So, maglalagay na tayo ng mga letter. Ito. Itong mga letter na to. So, unahin natin yung so, mas maganda, i-type na lang muna natin yung baby. Okay? So, mag-umpisa tayo dito. So, B. Lagyan natin ng mga 20 kaya 40. Bold. Align text natin sa gitna. Masyado siyang mababa. So, align text, middle. Yan. So, next, A. Bold.
So, gayahin natin yung fourth key. And then, align text natin, middle. Okay. B ulit. So, B. Bold, fourth key. Forty, center, middle. Y, bold, 40, center, middle, top, button, bottom. Okay. Masyado kasi mababa yung Y, kaya bottom. Ngayong sunod na letter dyan, U, R. Are you? Are you? So, are you? So, R. Fold. 40. Center. And middle. U. U naman. Bold. 40. Center. And middle. So, ganyan ang pagta-type. So, hindi na tayo magta-type-type pa ng marami. Kakopy na lang natin ito. Ganito lang naman yung kakalalabasan nun. Nilagyan ko lahat ng letter, lahat ng square. So, ganitong kalalabasan nun. Okay? So, copy. Next ay duplicate natin tong table. Highlight natin lahat. Sa control sa keyboard nyo, press nyo lang yung control D. Control D. Ayan. Tapos dito. Okay. Control D. Tapos yun. Copy na lang natin to. Madali lang naman gumawa ng ganito. Sulat nyo lang yung mga pangalan. So, copy natin. I-paste natin dito. Okay. So, yung baby ay nandito. So, click nyo yung square. Bahala na kayo kung gusto nyo lagyan ng kulay. Pero ako lalagyan ko na lang ng kulay. So, ito yung pili ko na ito, ito. Okay. Yan. Baby eye blue. So, yung doll. Kita natin yung kulay. Okay. So, yan yung kulay na. So, yung yung so, yung right ay nandito. Klikan natin ang kulay ng right na okay, green. Marami pang pwedeng gawin sa design, hindi lang ganito. Pero ito muna ang papakita ko. Duck. Duck muna tayo. Okay, so nakulayan na natin lahat ng pipiliin nating word dito. So ito yung walang kulay ay tanggalin natin yung letter. Okay? Tanggalin natin lahat ng letter. Sa second table tayo, huwag yung gagalawin yung pangalawa. Itong mga walang kulay, tanggalin natin yung letter at palitan natin ng mag-insert tayo, click insert icon, type natin yung face. Yan. Mga gawin na yung piliin natin na face, then
Lagay natin dito. Okay. Tapos duplicate. Control D again. Control D. So, okay. Nalagyan na natin ang design ng lahat ng square. So, next natin ay punta tayo ulit sa first table. At i-rename natin lahat ito. Yan. Rename natin lahat itong itong mga square. Rename natin lahat ng square. So, yung U, ito ay nagawa, nakapi ko na dito, kinapi ko dito, kaya naka-rename na yan. So, paano mag-re-rename? Click natin yung square, puntahan natin dito, kung alin dyan yung nag-highlight, yun yung pangalan niya. Yung nag-highlight. So, ang inalagay ko ay U front. U front. Tinawag kong front ito kasi ito yung itatakip ko dito. Yan, malalaman nyo yan mamaya kung bakit itatakip ko yan dito. Kaya pindutin yung square, magkita sa baba, mag-highlight dito. Pag pinindot nyo ito, mawawala siya. So, U front. Ang pag-rename ay pindutin nyo lang ito. Yan. Tapos, rename nyo na siya. Okay. Tapos yung R front. Oh. Bakit yung re-rename yan? Yan mamaya. Kasi pagka naggawa tayo ng animation, madali nating makita yung pangalan ng bawat square. So malalaman niyo mamaya kung bakit. So, ayan, nagawa na natin, na-rename na natin yung square here. So, natapos na rin natin yung pangalawang square natin. Ayan, ang gagawin natin ay add animation na tayo. Okay? So, animation. Okay, sa animation pane, click natin yung square na lagyan natin ng animation. Alright? So, add animation, disappear or fade itong dalawa na to. Disappear na lang natin. Add animation, disappear. Okay? So, disappear na lang tayo. Pero, may trigger tayo. Dito na natin magagamit yung pangalan. Nakita yung pangalan niya ay U-front. U-front. So, click trigger. On click of U front. Makita natin dito. Kung hindi natin lagyan na pangalan, hindi natin makikita dito, hindi natin alam kung ano saan yun. So, U front. Click U front. Tapos, yung on click, yung start. Okay. So, next. Next ay R. So, add animation. Disappear. Yung R front naman siya. Yung pangalan niya. So, trigger. Click off R front. Yun. Again. Y. Add animation. Disappear. Trigger on click off Y front. B. Add animation. Disappear. Trigger on click of B front. A. Add animation, disappear. Trigger on click of A front. B. Add animation, disappear. Trigger on click of B front. Itong B2 na pala to. Yung B2. Kasi may B1 na yun. Itong B2. So, okay.
L add animation, disappear, trigger, click off, L run. Okay. So I add animation, disappear, I front siya. Para hindi kayo mali kung makikita yung pangalan niya dito, I front. And click off, I front. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-add ng animation. So, sundan nyo na lang ito. Click off. X. Okay, so lagyan na natin lahat ng animation, bawat squares. Next, I cross muna natin to. Mag-insert muna tayo ng reset button. So meron akong reset button dito. Copy natin to. Base. So tingnan natin yung pangalan niyan. Reset button. Yes. Yung animation. Tingnan natin kung may animation na siya. So ang pangalan niya ay reset. So mamaya natin malalaman yan kung paano gamitin yan. So, post natin yung animation thing. Ngayon, ay right, copy natin itong isa. Copy. Paste. Kaya duplicate. Bakit ko nilalagyan dito sa taas? Kasi ito yung title niya. Gawin natin word search fuzzle. Okay, nawala na siya. Select natin lang, masyadong malaki kasi. Home. Sakto. Siyempre, pagandahin natin yung text. Punta tayo sa format. Text effect. Ito na tayo. Gamit na tayo dito. Gusto natin. So, yan. Pwede na siguro yan. Nasa sa inyo na yan. So, ito yung gusto ko. Kanina puti. Okay, masyadong malaki. Pagitan pa natin yung konti. So that's it. And then itong group na to ilagay natin. Ilagay natin sa print to prompt. Kailangan ko natin ng konti.
Nakikita naman siguro yan. Ayan. That's it. Alright. So, ito hindi pa kompleto yung animation niya. Puntahan natin yung animation. Mas madali. Okay, select natin ulit lahat. Right. So, highlight na lang natin. Select natin lahat. Check natin. Alright, it's enough. Okay, add animation. Appear naman. Appear. Trigger on click of reset. Saan yung reset natin? Yun. Reset. Pag pinindot natin yung reset, mag-appear ulit to. Okay, so once again, select natin ulit lahat to. Lagay natin dito sa ibabaw ni pangalawang box. Okay na ba yan? Ilinis natin konti. Now, try natin. Alright, baby. B A B Y. Pinindot yung U. Belat. Rides. Ride lang pala. Yung doll. Pinindot yung X. Belat. Yung duck. Pinindot yung A, belat. Y, belat. Belat lahat yan. Kasi yung hair meron tayo. Alright. So, ganyan. Kaganda yung word search puzzle natin. Ngayon, ang gamit ng reset ay, pag pinindot mo yung reset, kakover lahat. Pindot ka na naman. Reset. Okay. Diba? At escape natin. Select all. Kagandahan natin yung pwesto niya. And last, mag-add tayo ng frame ng ating table. Insert shapes. Hanap tayo ng maganda. Okay, lalagay natin frame niya. Aring ito. Half frame. Try ko nga. Ano ba? Ganyan lang siya. So, bahala na kayo dito sa frame nyo, ha. Ito ay optional lamang. Mas maganda naman yung presentation niya. Okay. So, mas okay na konti. Alright, baby. Ito. Air, ride, shoes, shoe, duck.
belat 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 reset. Okay. Diba? So, bahala na kayo dyan. So, ganun lang gumawa ng word search puzzle para sa ating mga chikiting. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. At ito ang iyong lingkod, Norie Mac. Please subscribe and thank you very much. God bless you all. Bye-bye.